Huwag ganun, mali yun. Eh, ano ba dapat? Ganito yun. Good morning, good afternoon, and good evening to each and everyone. And welcome to my first vlog. By the way, I am Renzel Dave Daguat, but also you can call me Renz or Dave. So guys, bago ko makalimutan ang lahat, mag-subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking every upload. So yun na nga guys, for today's video ay ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat nating ikonsidera sa pagbabahagi ng impormasyon online upang maiwasan na magkaroon ng gulo as well as maprotektahan ang ating mga privacy at dignity bilang isang individual. So without further ado, let's get it on! Una, isipin mabuti kung ang bagay na iyong ibabahagi ay importante o may kabuluhan. Nakakatawa ba? Makakatulong ba? O mai-educate ito ang mga tao o siyang makakasira lang ng iyong reputasyon? Para malaman, tingnan ito. Kuya, tingnan mo nga to. Ano pa tingin? Durian, mabisang panlaban sa COVID-19. I-share ko kaya to sa Facebook para makatulong. Sa ganong sitwasyon, dapat ay tingnan muna ang mga resources kung nasaan galing ang impormasyon na yun. Kung yun ba ay kakahaka lang, or sadyang pinalilito lang ang isipan ng tao. Tingnan ang mga komento kung maraming tao ba ang naniwala sa statement na yun, or maraming natatawa, ay hindi ganon kasi mali yun, baka high blood pa yung tao kung kakain siya ng maraming durian. Kalawa, laging tandaan na hindi lahat ng bagay ay dapat isinasa sa publiko, lalong-lalo na pag ito ay sensitibo. Ay, sorry na. Yun ang problema sa'yo. Ikaw na lang palagi. Ikaw na lang ang mahal nila. 5 minutes later. Hello guys, good morning. Pasensya na, wala po ako sa mood. Nag-away po kasi kami ng kuya ko na demonyo. Ops, teka, maling-mali iyon. Kung tayo po ay may problema, may hinanakit sa isang tao, especially sa isang miyembro ng ating pamilya, hindi po kailangan ipagkalat ito sa buong kapuluan at malaman ng iba't ibang tao ang problema ninyo. Instead, kung ipagkalat mo ito na ikasisira mo at mismo ng pamilya mo, pag-usapan na lang ninyo. Talk, don't spread hate, just love. Ikatatlo, dapat isalang-alang ang kapakanan ng mga sumasubaybay o sumusunod sa iyong mga post. At lalong-lalo na, dapat naaangkop ang bawat salitang ginagamit sa pag-post. Gosh! Dahil umabot tayo ng 1,000 retweets sa post ko, gagawin natin ngayon ang Panyo Challenge. Gagawin natin, bra! Don't forget to drink your water deep! Ops, big no-no. Unang-una, ay sinira mo ang reputasyon mo bilang isang babae dahil lang sa challenge na yan. Para sa ano? Sa mga likes, comments, magandang ano? Hindi po, mali po yun. Maraming komento na siyang ikasisira mo dahil naging irresponsable kang babae dahil lang sa challenge na yan. Hindi mo ba alam yung mga consequence? Mali, wag po. Halimbawa, may batang naka-follow sa'yo o laging sumasabaybay sa mga post mo dahil nai-inspired siya, let's say maganda ka or talented ka. So may possibilities na talagang gagayahin yun ng isang bata dahil nakita niya na ganun. So lalong ikasira yun ng isang bata. At lastly, ay yung salitang tinuturuan mo lang yung mga followers mo kung paano maging disrespectful unang-una sa sarili nila at sa ibang tao na siyang pwede rin talagang ikasisira dahil sa mga posibleng komento ng ibang tao. So always remember to be respectful. Ikaapat, tandaan, piliin mabuti ang mga sites o links na ating pinupuntahan dahil maaari itong ma-hack, ma-deactivate at ma-corrupt ang ating mga accounts. Tandaan, piliing mabuti kahit di tayo pinili. Hindi tayo pwede inagtagpo pero di tinatala. Bata, nabalian ng buto?
Matingnan nga. Ano nangyari sa account ko? Bakit nagkaganto? Ano naman ito pinuntahan? Oh my gosh, na-hack yung account ko? Hay nako, problema na naman. Ano pala tayo? Wala pa lang tayo. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I Number 5. Secure your password. Update it at all times, especially when you are connecting to a public Wi-Fi, internet cafes, or borrowing someone's phone. Busy ka ba, kuya? Ha? Hindi naman. Bakit ba? Ibabalik ko sana itong hinahanap ko. Ah, sige. Salamat, ha? Oo naman. Sandali lang po. Ay, bakit ba? Ilalag out ko lang po yung account ko. Before you click, think for a multiple times. Show respect. Sabi, ang sakit-sakit naman ang ginawa niya. Sino ba talaga ako kapangit? Parang pagpalit niya siya. Handa akong babae ka. Sarahan talaga kita. Ha? Break na sila? Sinirahan niyo po yung best friend ko? Hello, Besh? Nakita mo ba yung post ng ex mo? Isisend ko sa'yo sa messenger. Isiscreenshot ko. Sige. Bye! Beware of fake news as well as fake friends. So yun guys, nalaman natin ang ilan sa mga mahalagang impormasyon ukol sa tamang paggamit ng iba't ibang social media platforms to protect someone's privacy, security, and most especially, our dignity. By the way, salamat nga pala sa aking ever-supportive na kapatid, Renzel Daguat. Follow niyo po siya sa kanyang social media platforms. Ito po, follow and add friend niyo rin po sa Facebook. So before we end our first vlog for today, always remember and don't forget what Miss Universe PR Awards box says. Always think before you click. Bye-bye!